Magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong kaliotik muling nagbabalik upang muling magbahagi ng kalaman or idea patungkol pa rin sa washing machine. Ang issue daw nito, umiikot siya pero wala siyang reverse rotation. Sa troubleshooting po, mayroon akong tinatawag na elementary troubleshooting technique at saka quick troubleshooting technique. Tatalakayin ko yan sa susunod kong mga videos. Kung yung mapapansin, ito ay diretso kong ipla-plug para maobserbahan ang unit. Ang sabi ng customer, nagpalit siya ng surplus na motor, umiikot siya pero wala siyang reverse. So madaling sabi po, nag-DIY po yung customer. So guys, paan na rin natin ngayon ang unit para maobserbahan natin. Kung mapapansin nyo, umiikot naman siya. Pero wala siyang reverse. Kahit po alalayan siya ng kamay ay wala talaga siyang reverse. Ngayon po, obserbahan natin yung ilalim. Kung makikita nyo, umiikot yung motor. Naka-forward rotation lang siya. Kung yung maririnig guys, meron siyang ugong. So, nakikita nyo, forward uli ang rotation niya. So, ngayon guys, yan po ang ito troubleshoot natin kung bakit nagkaganyan ang rotation niya. Para safety po, i-unplug po muna natin. Dahil sa quick troubleshooting technique ang gagamitin natin dito, diretso na tayo dito sa inspeksyon. Titingnan natin dito kung ano ang ginawang wiring connection. Sa ganitong inspeksyon, unang-unang inaalam dyan, i-tritrace muna dyan yung galing ng motor kung ano ang kulay ng mga wires. Sa mga nagdi-DIY, magpalit ng wash motor. Sa mga wash motor po, mayroon pong nakalagay dyan na sticker at may nakalagay na diagram. Sundan po nyo ang color coding at hindi kayo maliligaw. Kung yung nakikita, yung black color na nakasiri sa thermal protection ng motor ay black, yan po yung common. Red at blue, capacitor. Kung makikita nyo yung light blue ay nakakabit sa dark blue. At ang black color ay nakakabit sa orange at yung yellow na yan ay nakakabit sa red color. So dito guys, lumalabas na hindi nagtutugma ang kanyang wiring connection. Dahil kung makikita nyo, yung orange niyan at saka yellow, yan po yung sa capacitor na umakyat doon sa reverse forward na timer. So guys, dito may nakikita na tayong problema. Yung black na yan ay kailangan tanggalin natin dyan sa orange color dahil yan po ay sa capacitor. Dahil ang black na yan ay nagsisilbing common yan at dumidiretso dapat yan sa 220 volts sa source. Ngayon, ang isusunod natin yung light blue na yan. Tatanggalin natin yung blue na yan dahil yan po yung capacitor. Naikabit niya dito sa 220 volts sa source. So ngayon natanggal na, i-tap natin ngayon yung black sa light blue. Bira lang itong kulay. Tapos isusunod natin yung dark blue, ikakabit natin dito sa orange para doon sa kapasitor. Ngayon guys, bago natin i-finalize yung tapping natin, kailangan i-testing muna natin, obserbahan natin kung okay na ang rotation niya. Yan guys, kung maobserbahan nyo, umiikot na siya ng maayos at may reverse rotation na siya.
Base sa ginawang troubleshooting natin, lumalabas na nagkabaliktad yung connection niya. Yung common na dapat sana dun sa power source ay nakabit niya dito sa capacitor. At ang sa capacitor ay nakabit niya dun sa power source. Ngayon i-sit natin sa normal was. Kung makikita nyo, okay na ang kanyang ikot at ang kanyang reverse rotation. Ayan po, silipin natin yung ilalim. Kung makikita nyo, yan po ay naka-reverse rotation. At nawala na rin ang kanyang ugong. Ngayon po ay final termination na natin para malagyan na siya ng electrical tape. Guys, highlight ko muna kayo sa tinatawag kong quick troubleshooting technique. Ang quick troubleshooting technique po ay gumagamit tayo ng apat na senses. So ano po yung apat na senses? Yun po ay visual, hearing, touch, at smell. Dito po, visual ang ginamit natin. Ngayon guys, muli natin i-plug para maobserbahan kung okay na yung gawa natin. Kung maobserbahan nyo guys, okay na ang kanyang rotation. Nasa normal was mode na siya at may reverse forward na. Muli po akong nagpapasalamat sa inyong lahat sa panonood. Hanggang sa muli po sa aking susunod pang mga videos.